Very, very blessed morning to each and every one of us. 11:27 po ang oras natin. So, yung iba magtatanghalian pa lang. At kami po tapos na po. Okay? At pag-uusapan po natin ngayon ay very exciting. Sa Bible po, meron po mga bagay na hayag. At the same time, mga bagay na hindi hayag. Okay, let me have this clear. Yan po nakikita niyo po sa mga litrato, the Lord hugging and kissing his pets, right? Yan. Napakaganda po niyan. Ako naniniwala po ko Jesus loves all of his creations. Jesus loves dogs, cats. Naniniwala po ko. Pero kasi sometimes some people, sinasabi po nila sa mga doctrines na nila, sinasabi po nila sa mga pulpits nila, iba ng preach, meron daw mga aso, meron daw mga ganito. While gustong-gusto ko po na sana may mga aso po sa langit, ang stand po natin dito ay hindi ko po alam. Okay? Hindi ko po alam. Hindi ko po natitiyak. Only Jesus knows. Pero ito lang pong sigurado at totoo. Ito po. Mahal po ni Jesus ang mga aso. Okay. Sobrang love ni Jesus ang mga animals, ang mga pets. Naniniwala ako, 33 years ng buhay niya rito sa lupa, noong nakatira pa siya sa parents niya, kila Mary at saka sa foster father niya si Joseph, I believe, kasama ng mga kapatid ni Jesus sa flesh, no? Mga anak ni Mary and Joseph sa flesh, I believe may mga alaga rin sila, mga hayop. Because typical po sa bansang Israel ang may mga aso, kaya mga pets. Naniniwala po ako. Pero yung to use that as something na sasabihin mong may candy sa langit, may nakita po kasi ako eh, na nangangaral na babae, matanda. Sabi niya may candy raw sa langit, tapos yung mga puno raw, yung mga trees sa langit, meron daw. At may mga mata pa raw, may mga muka. Mahirap po maniwala sa ganyan. Kasi nakalagay po sa Bible, walang nakaakyat sa langit at nakababa, maliban doon sa bumaba at pumanik uli. Sino ba yun? Si Jesus lang po. At si Pablo, nung nagpunta po ng langit, sabi niya, I know a man some 14 years back na dinala sa langit, pero hindi siya allow na sabihin yung mga nakita niya. So, hindi tayo dapat mag-assume ng mga bagay na makikita natin sa heaven. Although we know, mahal ni Jesus ang mga pets, ang mga hayop, we cannot easily conclude or assume na, oh, meron, nandun. No way. Nalala ko po dati when We were kids. Yung lola po namin nawalan po ng 5,000 pesos. So ang ginawa po niya, pumunta po, ito po nakakahiya mang i-admit, pumunta po kami sa isang manghuhula. At yung manghuhula raw na yon, namatay na raw siya. Then nabuhay daw siya magmuli. Pagkatapos, para patunayan daw yon, kumuha siya ng kandila, pinagpapaso niya yung kanyang paa sa harapan namin. As a kid, okay, as a kid na batang-bata pa, manghang-mangha kami, naniwala kami. So, mga bata pa kami. So, ibig sabihin, wala pa kami relasyon na buhay sa Panginoong Hesukristo. Hindi pa kami nakakilala kay Jesus. So, napakadali naming mauto o madala ng samot-saring mga turo. So, ganun lang po. At nung nakakilala kami sa Panginoong Hesukristo, nalaman namin lahat ng yan. Lahat ng mga ganyan na sinasabi ay hindi po talaga totoo. Yung mga trip to heaven, yung mga ganyan-ganyan, hindi po yan totoo. Mostly dyan ginagamit para kumita ng pera. Pero, isa lang bagay lang po ang totoo. Mahal ni Jesus ang mga hayop. Mahal ni Jesus ang mga pets. Kaya kung may mga pets kayo, mga aso kayo, tulad po namin dito, marami po kaming mga alaga, mahalin po ninyo. Huwag niyong sisipain, huwag ninyong sasaktan kahit na napipikon kayo minsan. Ako. Minsan po lumalakad ako minsan, marami akong dala mga yung pinamili sa mga panag-grocery. Masyadong magugulo po minsan yung grocery po namin eh talagang kinagat. Eh nahulog yung mga pagkain. So nandoon naman po yung patience. So inintindi ko na lang po na talagang ganun sila. Pero maaasahan po yung mga doggies, mahalin po natin ang mga alaga natin. Okay, yun lang po and thanks again and truly as always, Jesus loves us all. And our pets. Thank you.